Remember Me, ang pamagat ng isang awitin na kinanta sa pinikulang Coco. Ang movie na ito ay isang pambata na gawa sa animation movie ng Disney. Napakaganda ng awiting ito at napakaganda ang pinikulang iyon. Ang pinikulang ito ay tumutukoy na mahalaga na ang iyong ipapamana sa mga susunod mong salinlahi ay dapat ay ang pag-ibig at hindi ang puot. Sa movie na ito, ipinakita kung papaano ang dinanas ng bata na ang kanyang damdamin ay napakabigat sapagkat wala siyang kalayaan na matupad ang kanyang pangarap na maging isang musikero. Pagkat ang kanyang angkan ay sinumpa ang pagiging musikero dahil sa masamang nakaraang karanasan. Dahil sa ganitong pamanang pag-uugali, ang nagsasuffer ay mga apo. Pilit na lang sinusunod ang mga ganitong ugali kahit mali. Subalit kinalaunan, na-realize naman ng lahat. Upang lalo mapatibay ang ugnayan ng bawat pamilya, ay umiral sa puso ang pag-ibig, pagbibigayan, pag-uunawaan, at pagpapahalaga sa bawat miyembro ng pamilya. Dapat ay magkaroon ng suportahan sa bawat isa. At ang musika na kanilang kinapupuotan noon ay ito pala ang magdadala sa kanila sa pagpapatibay ng pagmamahalan ng bawat miyembro ng angkan. Pinakita din dito na huwag nating limutin ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, pagkat lahat sila ay naging kabahagi ng ating buhay. Kung anong meron tayo ngayon, dahil din naman ito sa kanilang pagsasakripisyo at pagmamahal para lamang makamtan natin ang mga bagay na meron tayo ngayon. Sa Ebanghelyo ni Marcos na nabasa kanina, ay nabanggit ang pinakamahalagang kautusan ng Diyos. Ito ay ang pag-ibig ng wagas sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa-tao. Nakita natin at nabanggit ni Jesus sa isang eskriba na kausap niya na nalalapit na ang eskriba sa kariyan ng Diyos sapagkat maganda ang kanyang sagot at alam ng eskriba ang patungkol sa dalawang mahalagang utos. Sa ating panahon, malinaw ba ang dalawang kautusang ito sa atin? Kung malinaw, bakit may nagpapatayan? Bakit may mga taong humihingi ng katarungan? Bakit maraming mga taong naghihirap? Bakit maraming mga batang nangungulila dahil sa iniwan sila ng kanilang mga magulang? Sanhi ito ng kanilang hiwalayan? Bakit maraming mga katutubo na patuloy na lang inaapi at pinagtatawanan? Maraming mga senaryo na pang-araw-araw na pamumuhay na nagpapahayag sa atin. Tila hindi natin nauunawaan ang dalawang dakilang kautusang ito. Nababasa natin, subalit hindi ito sinasapuso at isinasagawa upang matupad ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Tulad sa pinikulang Coco na nabanggit kanina, maling mga kaugalian ang napapasa natin sa bawat henerasyon. Imbis na pag-ibig ang ipairal, ang pagiging makasarili ang nangingibabaw sa puso ng nakakarami. Ang teksto na nabasa ay nagpapahayag sa atin na nais ni Jesus na hindi lamang sa malaman natin ang kautusang ito, ay dapat maisagawa din natin ito sa ating buhay. Sabi ni Jesus sa eskriba, nalalapit ka na sa kariyan ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, alam nga ng eskriba na dapat mahalin ang Diyos at ang kanyang kapwa. Subalit hindi naman niya ito ginagawa. Kaya ang kaharian ng Diyos ay wala pa sa kanyang buhay. Nalalapit lang, subalit hindi pa sadyang sumasa kanya.
pagkat kulang pa siya sa gawa. Ngayon inaalala natin ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Isipin natin ang kanilang sakripisyo para lamang tayo ay kanilang mapasaya, maibigay ang ating mga pangangailangan, o kaya naman ng mga panahon na tayo ay nanghihina o dumaranas ng pagsubok o nasa kalungkutan, nandiyan sila, nagbibigay sa iyo ng moral support, mga payo at mga panalangin upang mapaglagpasan mo ang mga problema mo. Bakit nila ginagawa ang mga iyon? Pagkat mahal ka nila. Kaya naman, naway tayo din ay mahalin din natin ang ating kapwa. Ang mga mabubuting kaugalian na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno at ng ating mga mahal sa buhay ay iyon ang ating pairalin at ipamana rin sa mga susunod nating salinlahi. Inaalala natin sila pagkat naging mahalaga sila sa ating buhay. Kaya hindi natin sila nililimot. Gayon din sana tayo. Kung gusto mong patuloy kang alalahanin ng mga tao o kaya mga taong nakilala mo, ay matutong magmahal din tayo at ipadama sa kanila iyon. Habang ngayong malakas pa tayo at may buhay pa. Tandaan natin mga kapatid, kung nais nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, matuto tayong isa puso at isa gawa. Naibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.